boss, may tanggap tayo. Bawasan natin yung mga ano, line up. Mga nagpa-schedule ng amplifier, ito dalawa. Kaya ano, paano pa pag-tunos ito? Bahala na. Ayan, ano yung may-ari. So ano ba yung dinala niya dito ng gamit? Buksan na lang natin mga boss. Tika lang, ilagay natin doon yung ano. Okay, dalawa to. Concert at saka TV audio. Ayan. Siguro unahin muna natin dito yung siguro itong concert na lang. Bago na rin mga pilitan, bagong palit na lang. Hindi, iba na rin ang ibig ko sabihin. Okay, ang sabi dito ng may-ari, yung nagkabit daw siya o sinubukan niya na maglagay ng dalawang transistor, pumutok yung mga fuse. Tingnan nga natin kung putok pa o pinalitan ni kuya ng bagong. So sabog nga mga boss. Sabog yung fuse. Nakakapit tong isa. Ayun, sabog. O tingnan natin. Malamang ito yun. Ito lang dito nagalaw. Tapos napansin ko dito, bloated na yung capacitor. Papaalam natin yan. Pero kalasing ko muna yung board. Okay, kung titingnan nyo dito mga boss, mukhang okay naman. Pinilitan to ng mga capacitor at saka mga resistor o transistor. Pinalitan ata, pasensya na, nabubulol tayo. Yung jumper hindi napalitan. May kalawang na rin. Then, pag tinignan nyo naman yung solder side, ito yung tinatawag na solder side. Ayan. So, ayan, kailangan natin ulitin yung mga hinang. Yung iba hindi ganong nakakapit katulad niya, no? Yan. Siguro kailangan natin ulitin. Kalasin na lang natin. Then, isa-isahin natin pag-check. Pag-git lang. Okay, so nabanggit na natin na ayusin natin yung hinang. Then, yung shorted naman, kasi sabi ng may-ari, nagpalit daw siya ng dalawang transistor pag-testing niya. Pumutok yung fuse. So, aalamin natin dito kung alin dito yung shorted. Kung ito yung channel na to. O ito. So ganito yung procedure natin. Lagay muna natin dito. Tapos ito yung pismong out. Ayan, pumalo. Balik ka rin natin. So kung mapapansin nyo, almost shorted na talaga siya. Sa kabila naman, compare natin. Sa kabila, may resistance pero hindi siya totally short. Ayan. So ibig sabihin, ito ang kakalasin natin ha. Power transistor. Kalasin muna natin lahat para ano. Isa-isahin natin kung alin dito ang bumigay. Okay, ito yung lahat yun. So, alamin natin kung saan yun.
Okay. Ayan, testirin natin kung may short. Isa-isayin natin. Sira. Ayos to. Pero hindi nga lang maganda yung pakahinang. Pinutol siguro. Okay, ayos. Ayun, shorted. So, yung dalawa, sira na. Yung dating ano, ayos pa rin. So, mga boss, hindi po basta-basta magkakapit na lang kayo ng transistor na hindi nyo chinichick yung ano, biasing. So, kailangan normal muna yung bias bago magkabit ng transistor. Anong gagawin natin dito na susunod? Ay ayusin muna natin yung ano. Mayroon naman siya mga issue dito. Ayan. Ayusin muna natin yung mga hinang dito. Then, double check natin yung mga kinabit na pyesa. 551 551 541 541 541 551 551. Okay, tama naman yung ano. So ayusin muna natin yung hinang baka hindi maganda yung pakahinang. Then check upin natin tong ano mga driver transistor, check natin isa-isa kung wala ng problema diyan. Then mag-focus tayo dito sa part na to. Kasi ito yung isang channel na may tama. Pero lahat yan, kakalasin natin yung transistor, ayusin natin yung hinang, pati ito. Yan, pati itong jumper na ito. Yan, mapapansin nyo may jumper dyan. Tanggalin natin yan, ayusin natin. Okay mga boss, so nakalas na natin yung mga, ay hingi lang yun. Dapat kalasin, yan, nilinis ko na dito yung, idudouble ano ko pa yan. Tapos, ang target natin dito ay mga kalawang na jumper, itong dalawa, may kalawang na. Yung mga transistor, ayusin lang natin yung hinang, tanggal kabit lang yan. Yung jumper dyan, palit, pati dito, yan, mga jumper na yan. Dito marami din, no. Nagpalit ng bagong IC pero hindi napalitan yung jumper, yan. Ayusin natin yan. Din dito naman nilagyan ng scotch tape ata to. Tanggalin na lang natin. No need naman dito ng insulator kasi yung dalawa dyan ay isang supply lang din yan na negative supply yan. So wala naman siyang ano doon, wala namang tatamaan doon sa ano. Ayan, wala naman. Kaya no need na kahit hindi nalagyan ng ano. Din linisan natin tong ano para ano, maayos din natin yung mga jumper pala, mga kinalawang. So yun ang mission natin dito. Tinanggal ko na yung capacitor, relay. Then, linisan ko muna. Okay, mga boss, inaabot tayo ng hapon. Kung titingin niya sa labas, madilim na, oh. So, ano nangyari dito? Inisa-isa ko pagtanggal to, tapos binalik ko din, inayos ko yung hinang. Mga jumper dyan, yung mga jumper, pinagpapalitan natin yan. Bago na yan, ayan yung mga jumper, oh. Pinagkakalawang na kasi. Then, hinugasan ko pala tong board na to mga boss. Nagpalit tayo ng bagong capacitor, fuse na dalawa dito, inayos ko din, tinanggal ko ng scotch tape dito, tsaka din nagdagan ko ng silicone compound. Yung hinang ayos naman yan, resolder ko na lahat ng hinang dito, ayos na. So ano bang susunod na gagawin ay mag-ano lang tayo mga boss, magbabias tayo. So saksa ko muna siya, then sukatan natin ang biasing dito kung normal at saka yung mga DC offset nya dito sa speaker out kung wala nang problema. Then saka tayo magtitesting ngayon. Okay? Okay mga boss, so naikabit na natin yung ano, yung supply para pa lang sa main amplifier, itong tatlo. Then magsusukat tayo dyan ang biasing, titingnan nyo na lang sa tester. Ngayon ito yung test bulb natin. Try natin yun, umilaw tapos nawala. So, sukat na agad tayo bago ano. Oh, yung taas ng bias ha. Kakaiba mga boss, 0.8. 0.8. Nangyari dito. 0.8, bakit kaya taas? So, try natin dito sa kabila.
0.3. Kakaiba yung biasing niya mga boss. Oh. Napansin niya 0.8. Tingnan natin yung DC out nito. Walang DC out. So, ano bang problema pag ganyang mataas ang ano? Mataas yung biasing niya. 0.8. Iulit nga natin baka sakaling hindi niya nakita. Lang. So, check natin. Tingnan niyo yung biasing niyo. Oh, 0.9. Kabila. 0.9. Taas ah. Kumpara dito, 0.3 lang. Yan, 0.3, 0.4. So, may problema yung ano niyan. Wala naman siyang DC offset. So, dito tayo mag-check sa bias transistor. Yan, bias splitter yan. Palitan natin yan mga boss. Kaya siguro nangyari dito, pagkapit ng may-ari, sabog agad yung sabog agad yung tawag dito yung power transistor kasi mataas. Kulang 1 volts na yung bias niya. Okay mga boss, so ito na yung bias transistor yung 9014. Yung diyan kiniskis na din natin 'to nang itim-itim dito, then try nating 'yon. Milo saglit. Then tingnan na natin yung biasing niya. Teka lang, chopstick. Hinahawakan ko kasi yung para mas malapit. Ayan. Ayan, 0.4. Ayan. 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 So, pag ganyan, normal na siya. Kaya, mahirap talaga mga boss yung basta-basta na basta-basta magpapalit ka ng power transistor na hindi ka nagtitester, hindi ka nagpo-voltage checking, at mahalaga talaga na legit na technician yung gagawa. Minsan ganun talaga pa ganun. Siyempre minsan DIY pwede naman mapagana, pero may mga chance talaga o may mga pagkakataon na katulad nito na may trouble talaga siya kung bakit nasibak yung power transistor. Ngayon ibabalik natin yung dalawa, tapos yung dalawang sibak maglalagay tayo ng panibago. Okay, then assemble natin. Okay mga boss, so ayan, itesting na natin. Nagkabit na tayo ng power transistor. Yung dalawang buo pa na puto lang paa, naibalik na natin, tapos nagkabit tayo ng dalawang panibago. So try na natin iyon. May nakaready na pala tayong jack sa CD-BCD natin nilagay. Ayun. Nag-switch na rin yung relay. Then ando na yung audio natin. Meron na, volume tayo. Wala. Wala mga boss. Gumana ba yung relay? Tingnan nga natin. Oh, gumagana yung relay. So, try natin kung may kung may signal. Ay, may mga kalawang din pala dito. Oh. So, kailangan din siguro ayusin natin yan. Tika lang mga boss, kuha tayo ng audio tracer. Tika lang, naka-on ba tong Bluetooth ng ko? Wala. Okay. So, ready ko muna yung audio tracer. Naka-ready na yung audio tracer natin. Dito muna tayo sa input maglagay. Meron. Tapos dito sa mismong output. Ayun, wala. So, dito sa wala rin. So, meron konti. So, possible na may tama yung mga kinalawang dyan. Kailangan ko muna sigurong palitan. So, hindi successful yung yung main amp, okay na yan. Yung yung board na lang dito muna, then follow up natin. Gumagana na ata to, i-chop nga natin sa kabila. Okay, ito yung input board kinalas natin at matindi na pala yung kalawang . So isa-isay natin yan mga boss. At yung mga resistor mukhang hindi naman, ang itim lang siya . Ayan, kasi pag kiniskis mo ayan pa rin naman, ang itim lang siya. Itong mga makalawang lang talaga, tapos pag ayaw pa rin, tingnan natin tong at saka check na rin natin tong mga connector, yung kinalawang . Siguro i-direkta na lang natin yan. So unahin ko muna to pag repair. Okay mga boss, so iyon na natin. Nagpalit na pala tayo dito ng mga kinalawang lang na mga mga jumper ang pinulitan natin dyan. Tapos may napansin nga tayo dito na putol yan, jumper na lang natin. So saan na ba yung try natin kung meron na.
Una dito muna. Ayan, meron. Sunod naman dito sa pinaka-out. Oh, meron na. Oh. So, diretso na agad tayo dito sa pinaka, no? Oh, meron na, kabila. Okay. So, try nating lagyan ng speaker. Kung tutunog na 'to. Ayan. Kapit natin dyan yung speaker. Ayan. Volume. Oh, ba't wala? Ba't wala? Nakabit ba yung ano? Ayun. Ilipat natin. Parang ibang tunog ah. Parang hindi pantay ang tunog. So, okay na mga boss, obserbahan ko na lang kung ano mangyari dito. Nagawa na natin, sira din pala mga jumper dito. Yung mga potentiometer naman, napansin ko mukhang bagong kabit to, kaya sinabi ko sa mayari, wag na lang namin palitan kasi mukhang bagong palit naman. Ayan, problema talaga dito at saka dito sa input. So, nagawa na natin, obserbahan ko na lang kung wala nang ibang problema, malamang hanggang dito na lang yung vlog natin. Okay mga boss, may huling problema pa pala, tapos na natin masimbol. Tingnan nyo. May problema pa dito, kailangan na kalasin ko yan. Alamin ko kasi tingnan nyo, tabi nga yung volume para nabasag na. Baka may tama yung switch o pa yan dito. Isa-isahin pa natin yan. So akala ko last, tapos na talaga, mayroon pa palang problema. So dahil gabi na ngayon, baka bukas ko na lang ito ituloy mga boss. Okay, mga boss, ang nangyari dito, inayos natin yung hinang dito. Hindi magandang pakahinang. Then yung may basag dyan yung ano, dinikita na lang natin kasi may basag yung harapan. Kaya pala may bulak. Kaya lang hindi na maganda yung pakadugtong, pero nagawa natin ang paraan. Okay na siya. At last, ito nagpalit tayo ng selector kasi ito pala yung naglo-loose talaga. Pag inalaw mo siya ng konti, yung medyo contacts niya ay gumagana. Pag nabitawan, wala. So okay na siya. Pag inalaw mo itong board, wala na. Yan. So hindi naman siya sa wiring kasi ginagalaw natin yung wiring. Okay naman. So is open na yan. Yan. Check natin sa kabila. Oh, may loose pa dito. Ito maluwag. Ayusin natin to. Ito, maluwag yan. So, may problema pang konti. Hindi matapos-tapos to ah. Ayan oh. So, ayusin natin yan. Direkta na lang natin mga boss. Tapos yung tungkol naman sa sounds, wala nang problema. Ayos na. Naglulus lang talaga dito. Okay? So wala na tayong problema sa board. Yung ano na lang, yung dito okay na. Yung doon na lang, yung sa supply naman ang nawawala-wala. So maganda niyan. May kalawang na siguro. O, ano? Ay, may kalawang na nga. Nabaha siguro to. O, nabaha nga.
May kalawang yung ano niya. Gawa na lang natin yan, hinanga natin. Okay mga boss, ha? Hanap lang ako na medyo mahaba nito. Dindugtungan natin. So, ayos na mga boss. At ang last na ginawa natin ay itong wire na may kalawang. Hininang ko lang dun sa loob. Nakalimutan ko ng i-video pa kasi nagmamadali tayo para matapos na din yung isa pa. Ayan po yung mga pinagpalitan dito. Selector switch, dalawang kapasitor, dalawang power transistor, dalawang ceramic, dalawang fuse, at saka mga kinalawang na pyesa. Ngayon, isusunod naman natin yung DB Audio at yung vlog natin dito sa concert. Shoutout sa may-ari, okay na. At God bless po sa ating lahat mga boss.